Magandang umaga, ako nga pala ang inyong guro, Ginoong Lionel G. Disagun, mula Subic Elementary School Division of Batangas. Ang ating aral ngayon ay tungkol sa hawak ko tatag ng loob, lokasyon sa pagpapakatao, tatlo. Sa isang batang tulad mo, tatatagan ng loob ay dapat natangan mo. Bilang bata, ano-anong mga damdamin at palatandaan ang makapagpapakita ng tatataga ng iyong loob? Pag-aralan ang mga gawain sa araling ito upang mas maging matatag ang iyong kalooban. Pag-aralan niyo ang pag-uusap ng isang kabataan at talakayin ang mga pangyayari. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isang tagpo sa paaralan ang nagaganap hinggil sa pag-uusap ni na Tom at Juan tungkol sa kanilang kamag-aral na si Alan. Suriin ang kanilang palitan ng mga salita. Naiinis ako kay Alan. Bakit naman? Kasi kahapon, binigay ko ang tinapay ko. Sabi niya, abangan daw niya ako pag uwi kung di ko siya bibigyan. Talaga? Bakit naman? Baka naman gutom lang siya. Kasi mas malaki siya sa atin. Kinaniya tayo, kinakaya-kaya. Hindi naman siguro nagkataon lang. Di ko na nga lang siya pinapatulan eh. Mabuti naman kung ganon. Sagutin natin at sumusunod na tanong batay sa comic strip na iyong binasa. Anong paksa ng pag-uusap ni na Tom at Juan? Bakit nila pinag-uusapan si Alan? Tama ba ang ginawa ni Alan sa kanila? Bakit? Ano kaya ang pakiramdam ni na Tom at Juan ukol sa sitwasyon? Sino sa kanila ang may matatag na kalooban? Bakit? Kung kayo ang nasa kalagayan ni na Tom at Juan, ano ang inyong gagawin? Bakit? Masasabi mo ba pagtitimpi palatandaan ng katatagan ng kalooban o loob? Ano ang mga natutunan natin sa usapan? Sino-sino sa mga bata ang may matatag na kalooban? Tandaan, may mga palatandaang nagpapakita ng pagiging matatag ang loob. Ilan sa mga ito ang pagkakaroon ng lakas at tapang ng loob na hanapin ang isang mabigat na problema, tibay ng loob kapag natasan na ipakita ang anumang kakayahan, pag-iisip o pagninilay bago gumawa ng aksyon at pagkakaroon ng kontrol o pagtitimpi sa kapwa. Bilang mag-aaral, makabubuting pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain na papatatag sa iyong kalooban upang patuloy kang magawa ng mga kapulhang aksyon. Palaging isaisip na katatagan ng kalooban ay isang uri ng katangian na dapat pahalagan at sa buhay ng bawat tao. Tulad ng pagiging positibo sa lahat ng pagkakataon, kahit na mahirap gawin, ay makakaya pa rin. Gayun din ang paghingi ng tulong sa iba kung kinakailangan. Workout level up is sa buhay natin. Basahin ang sitwasyon na sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Habang naglilinis sa silid-aralan ay nasagi ni Rio ang paso ng halaman at ito ay nabasag. Hinintay niya ang kanilang guro at sinabi niya ang nangyari. Ano kaya ang kanyang nararamdaman bago at pagkatapos niyang magsabi sa guro ng totoong pangyayari? Sagutin ang sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga damdaming pinamamalas ng isang batang may matatag na kalooban? Isulat ito sa loob ng globo sa iyong sagotang papel. Yan, dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Subscribe, like, and like. Maraming salamat po.